Hi Masters, ako si Jason, also known as Master Bae. Isa akong Loadmaster dito sa Gitnang Silangan or Middle East. Ano nga ba ang Loadmaster? Tara guys, samahan nyo ako at ipapakita ko kung ano ang trabaho ko. Check out muna tayo sa hotel, then pupunta tayo sa flight operations. By the way, ang flight ko is Riyadh to Maastricht. Ito ang airlines operation center namin. Kukunin natin ang GD or General Declaration. Yan ang pinapakita natin sa immigration. So dito may sarili kaming immigration and dadaan din tayo sa security. After that, crew bus going to the aircraft. Masters, bawal ko ipakita yung aircraft tsaka yung logo. Company policy. Then pagdating sa aircraft, una kong ginagawa, palito ako to working clothes. Ang aircraft natin, Boeing 777-200 freighter. Una kong chinecheck ang load plan. Dito mo makikita ang gross weight, index, ULD number and their respective position. Pero dapat pa rin natin i-double check yung mga cargo. Kung may damage, nakalock, pati mga net kung loose or tight naman. Pati na yung aircraft, lalo na yung mga door, baka mamaya may sira. May joining cargo pala ako, pero loaded na ng previous loadmaster. Ito, special cargo to masters, mga horses. Sobrang mahal daw yan, sabi ng mga groom. Minsan umaabot ng 1 million euro. Sobrang init kasi dito sa Saudi, so ibabalik sa Europe yan. Then pag winter season naman sa Saudi, binabalik rin sa Saudi yung mga horse from Europe. Pati lower deck, i-double check natin, masters. Ang trabaho ng loadmaster, safety. Basta always double check, kung pwede, triple check. Dumating na yung catering natin, then pushback truck. So kami din ang nag-check ng catering, pati fleet service or cleaning. Check natin yung catering kung kumpleto. Mga coffee, tea, green tea, sugar, creamer, food tray, sandwich, water, beverage. Basta lahat ng para sa catering kine-check natin. Para pagka nag-take off tayo, at least kumpleto. Mas magaan buhay natin pag kumpleto. Yan ang mga hot meals. Pati mga paper cups, plastic cups, mga tissue. Yan, dapat kumpleto. Pati mga PPE, gloves, alcohol, sanitizer. Then i-double check natin sa job order pag kumpleto. Pag okay na yan, pipirmahan na natin. High-tech na sila, naka-iPad. Tawag naman dyan is cargo manifest or cargo documents. Importante yan for customs. Tawag dito notok or notification to captain dahil may AVI tayo, so may special load. Then may temperature requirement yan. Do-double check natin, then lalagay natin yung position, then pipirman, then ibibigay sa kapitan. Yan, dumating na yung mga cleaners. Pati potable water and laboratory service tayo nag-check. Gaya nito, yung laboratory service hindi empty, so magre-request tayo. Ito masters, sa multitasking ang ginagawa ng loadmaster. Minsan sabay-sabay dumadating yan, habang naglo-load kami, dumadating na rin yung catering, then fleet service. Ito, may dalawang bank ang 777. Diyan natutulog yung mga crew. Sobrang init ngayon sa Saudi masters. 42 degrees ang temperature this day. Pati pillows and blankets dapat kumpleto masters. Para komportable tayo pag matutulog. Ito, gagawin na natin ang weight and balance or load sheet. Isa ito sa pinaka-importanting document sa airplane. So bago magawin to, may training, then bibigyan ka ng license. Sa airline ko, kahit mga piloto, wala silang license. Loadmaster lang ang pwedeng gumawa nito or load control. So for loadmasters, more on technical and safety. And no room for error, kasi pag nagkamali kami, ang daming pwedeng mangyari. Pwedeng bumagsak yung aeroplano. Tsaka ang load sheet ang pinakaunang titignan ng safety or sa investigation. Kukunin lang natin yung fuel sa captain para matapos natin yung load sheet. And ito rin ang pinakalas na chinecheck ng captain. Dumating na din yung laboratory service, so pipirmahan na natin yung job order. Ang load sheet pala, tatlong copy yan. Para sa kapitan, para sa station, and para sa loadmaster. Close door. And make sure armed. And after that, sinisecure namin ang galley, tapos yung mga bag. And may ginagawa din kami, nagsisend kami ng report sa duty manager, pati yung timings. Then after that, pwede na tayo mag-relax. Inom muna tayo ng Yakult Masters. Hindi ako nag-breakfast. Pushback. Ang flying time natin is 6 hours and 15 minutes, Riyadh to Maastricht.
Watch natin takeoff. Ang work ng Loadmaster normally ay on ground lang. So pag nag-take off, pwede naming mag-relax, pwede kaming matulog or kahit na anong gawin namin. Round trip pala ako, Master, so mga 20 hours duty ako. Breakfast tayo ng banana, then after that Netflix and chill, then iidlip tayo. Ito sample ng lunch tray namin. May salad, salmon, then may cake, then bread, may butter and dressing. Pero nagpapanggap akong nagda-diet, so ito lang kakainin ko for lunch. Pag di ka makatulog, yeah, manonood ka ng view. Minsan magaganda yung mga clouds formation eh. Dati pala before pandemic, may mga layover kami. Pero after that, nawala yung mga layover namin, then dumami yung flight. So ginagawang round trip na lang kami. Tapos sa amin, wala kaming legality. Pero okay lang naman kasi nakakatulog naman kami sa aeroplano. Yung nga lang, jet lag talaga minsan. Okay na yun, more flying time. Ito, paland na tayo. Watch natin yung landing, Masters. Minimums. Okay. 100, 50, 40, 30, 20, 10. Landed. Ang mas trick part ng Netherlands to, Masters. So dito, i-offload natin lahat ng cargo, then iloload naman natin yung mga cargo galing dito. Ang mga cockpit crew may mga layover, so change crew tayo. Pag mga outstation, more on supervising na lang kami. Pero dito kami gumagawa ng load plan. Depende sa kontrata ng company, iba-iba. Yung iba naman sila gumagawa. Ito UWS or Unit Weight Summary. Diyan nakalagay yung mga cargo and gross weight. Bye, horsey! Happy na sila kasi malamig na. Sobrang init kasi sa Saudi, minsan nag-50 degrees pa. Pag nag-offload ng cargo, start ko mag-offload sa likod. Then after ng likod, sa harap naman. Yan ang itsura ng main deck, Masters. Pagka passenger naman yan, puro mga upuan. Then pag loading naman, start naman sa forward. Then after that, main deck and lower deck aft. Siyempre, double check natin lahat, Masters, for our safety. At siyempre, dapat hindi ma-damage ang aeroplano. Kaya may Loadmaster. Kasi pag na-damage yung aeroplano, magiging on-ground to, Masters, hindi lilipad. So, loss of revenue. Sakto, may 20-foot pallet tayo, tapos may overhang pa. Buti nilang hindi ganun kataas. Pero pag mataas to, Masters, mga 20-foot, tapos may overhang, yan yung mahirap i-load. Pag mataas, yun na. Diyan papasok yung skill tsaka experience ng Loadmaster. Then sa outstation, may catering ulit tayo. So, i-double check ulit natin. Pati cleaning meron din. Pero busy ako that time. Nakalimutan ko i-video. Then, pag tapos na yung loading, gagawin na natin yung notok and load sheet. Ayaw ko ipakita yung sulat ko, Masters, dahil parang grade 1. Ang flight natin, Maastricht to Riyadh. So, 6 hours flying time. Watch ulit tayo ng takeoff, Masters. Three.
Yan masarap panoorin, Masters. Takeoff and landing. Pangarap ko talaga maging pilot kaso ang mahal eh. Million ang magagastos. Pero blessed pa rin dahil parang crew na rin ako dahil nag-hotel, nagpupunta sa ibang bansa. So, thank you, Lord. And dinner natin, Masters, yan. Salmon, baked salmon, pero medyo nasunog. Then salad. Then ipapakita ko yung mga meals. Yan, Texas barbecue beef brisket. Then yan yung tray niya. Laging may dessert, salad, and bread. Then minsan may chocolate pa. Tapos may choices yan, beef, chicken, fish. Andito ako sa bunk. Then ito may lights, may aircon. Then pwede mong patayin yung lights din, Masters. May sariling switch. Good night, Masters. Descending na tayo ng Riyadh. Ang ginagawa ko, pinapainit ko yung mga hot meal para sa mga ground staff. Don't worry, Masters, nasa chiller yan or may dry ice. Yan ang bird's eye view ng Riyadh. Yan ang capital ng Saudi Arabia. Landed Riyadh. So open natin yung cargo door, then offload natin lahat ng cargo. Then pagtapos na yung work natin, babalik tayo sa operations. Dadaan ulit tayo ng security, then immigration. Then, ihati tayo ng crew transport sa hotel. Magli-layover tayo ng 23 hours. Then, flight ulit kinabukasan. Jeddah Base Loadmaster pala ako, Masters. Nandito ako sa Riyadh ngayon. Maganda yung room na binigay, suite. Lahat yan sagot ng company, then may free breakfast din. Then, may 4 pieces sa free laundry. Pag room service naman, 30% discount. Yan ang minibar, then dito may jacuzzi din sila. Masarap yan pagkasama mo ang asawa mo or ang jowa mo. Yan, Masters, nakita nyo na yung work ko. And ginawa ko yung video na to para ma-inspire kayo. Hindi naman lahat magiging piloto dahil napakamahal magpiloto. Million ang magagastos doon. Hindi rin lahat magiging cabin crew dahil kailangan mo ng pleasing personality, then kailangan mo ng height. May mga height requirement pagka gusto mo mag-cabin crew or flight attendant. Pag nagustuhan nyo yung content ko, i-follow nyo ako, i-subscribe nyo ako, Master Bae. Magbibigay pa ako ng mga tips and advice kung paano maging loadmaster at kung ano pa yung mga ginagawa ng mga loadmaster. Please don't forget to like and subscribe. Thank you so much.